Binawi ng PDEA ang napaulat na pagbibigay ng komisyon sa mga informant na aabot ng 30% ng kabuang alaga ng mga masasabat sa operasyon na kanilang itinitimbre sa ahensya. Sa pagdinig sa Senado, nilinaw ng PDEA, nilinaw ng PDEA DG, Director General, nakaranasadya lang ito noon at hindi ito patakaran ng PDEA. Si Daniel Badalasta sa sentro ng balita. Daniel? Yes, Aljo, siniyasat na rin ng mga senador ang napaulat na pagbibigay ng pabuya sa mga informante ng mga ilegal na droga na nakasawata. Una itong lumabas sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs ni Congressman Ace Barbers. Kung saan may drug recycling umano na 30% cut bilang reward sa informant kabalit ng anti-drug information. Nauna ng nilinaw ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo na Manila ang naging interpretasyon ng marami sa kanyang naunang pahayag. Mismong si Lazo rin kasi ang nagsiwalat na may ilang asset na nanghihingi ng 30% mula sa kapuhang dami ng illegal na droga na nasabat sa mga operasyon ng mga otoridad. Itigit ng PDEA Chief, personal na karanasan niya lamang ito at agara naman niyang tinanggihan. Pero ayon sa mga senador, nakukulangan sila sa ginawang hakbang dito ng PDEA. Dapat na-realize mo na you are the PDEA Director and yung ginawa ng revelation is a violation of law. Sana luapin mo sir ngayon, hanapin mo yung tao na yon at sabihin mo tumayo ka sa state witness, alagaan ka ng gobyerno para tayo lahat dito. Kaya mong gawin yan. Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them again and talk to them, Your Honor. So ibig sabihin, yung bago kayo naging PDEA Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa'yo. At buti na hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Rap mo na siya, face to face. Hindi mo lang tinanong, oy, or I don't know kung paano mo tawagin para hindi naman matakot. Pwede mo bang malaman? Hindi yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay, okay yan. Pero teka muna, sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Aljo, humarap din ang mga naging hepe ng PDEA noong panahon ng Duterte administration. Ayon kay dating PDEA Chief Wilkins Villanueva, hindi yan naging kalakaran sa panahon nila. Ayon kay Villanueva, mas nakalatag sa kanilang ang intelligence information sa panahon niya at hindi nakadepende sa mga impormante. Nag-30% ka kasi, sisingaw yan, sir. Imposible hindi sumingaw yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng droga, out of dun sa huli mo, sisingaw yan, sir, sa mga law enforcement. Ito na nga, sumingaw nga. May sumingaw yung nagsabi. Hindi natin nga alam, sir, kung paano ang singaw niyan eh. Kung ako, sir, kung ako yun, kung nilapitan, kung una kong tatabahuhin, yun ang mapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Sayang, sir, yung legacy na iniwan ng ating presidente about sa war against drugs. During that my time, 2020, pandemic pa yan, sir, nakakuha tayo 3.994 tons of dangerous drugs. Kung may 30% yan, sir, sisingaw yan. Samantala, Aljo, sa iba pang aganapan dito sa Senado, nakatakda namang sumalang sa Commission on Appointment si Presidential Communications Office Secretary Attorney Cheloy Garapil ngayong hapon. Inaasahang pagmamasyahan ng makapangyarihan ng komisyon ang kumpirmasyon ng appointment ni Secretary Garapil. Inaasahan din na daraan ang kalihim ng Presidential Communications Office sa mga katanungan ng mga mambabatas. Aljo? Maraming salamat, Daniel Badalastas.